Hello mga bata! Sa araling ito, aalamin natin ang kaugnayan ng klima at panahon sa lokasyon ng Pilipinas sa mundo. Bago tayo magsimula ng aralin ngayon, mga bata, tayo ay maglalaro ng Loop Award. So ano ang gagawin ninyo? Isusulat ninyo sa notebook ang salitang tinutukoy sa bawat sanaysay na aking sasabihin. So mayroon akong ipapakita ng mga puzzle words. Titingnan ninyo doon yung mga salita ng tamang sagot. Maliwanag ba mga bata? Handa na ba kayo? Mga bata, isusulat ninyo sa notebook ang tamang sagot, ha? Okay, para sa unang bilang. Nasasabi mong ganito ang klima kung ikaw ay pinagpapawisan at naiinitan. Uulitin ko. Nasasabi mong ganito ang klima kung ikaw ay pinagpapawisan at naiinitan. Para sa pangalawang bilang, ganito ang klima sa lugar kapag kailangan mong magsuot ng makakapal na damit. Uulitin ko, ganito ang klima sa lugar kapag kailangan mong magsuot ng makakapal na damit. Para sa pangatlong bilang, kadalasang nagbabaha at nagagamit mo ang damit na panlamig, kapote, at payong kapag ganito ang panahon. Uulitin ko, kadalasang nagbabaha at nagagamit mo ang damit na panlamig, kapote, at payong kapag ganito ang panahon. Para sa ikaapat na bilang, nararanasan ang panahong ito tuwing bakasyon at walang pasok sa paaralan. Marami ang nagpupunta sa beach sa panahong ito. Uulitin ko, nararanasan ang panahong ito tuwing bakasyon at walang pasok sa paaralan. Marami ang nagpupunta sa beach sa panahong ito. Sagutin natin ang mga katanungan. Ano-anong klima at panahon ang natukoy mula sa nabuong mga salita sa loob ng kahon? Tingnan ninyo ang inyong isinagot sa notebook. Alin kaya sa mga natukoy ang panahong nararanasan sa Pilipinas? Ano kaya ang klimang nararanasan sa Pilipinas? Ano ang klima? Ang klima ay ang pangkalahatang kalagayan ng panahon sa isang lugar na may kinalaman sa atmosfera o hangin na kapaligid sa mundo. Temperatura o sukat ng init o lamig ng paligid at iba pang nakakaapekto sa pamumuhay ng mga nilalang dito. Upang malaman ang klima ng isang lugar o bansa, mahalagang matukoy ang lokasyon, topografiya, o paglalarawan ng katangian ng isang lugar at ang hangin at tubigang mayroon ito. Ang panahon ay tumutukoy naman sa kalagayan ng kapaligiran, halimbawa taglamig at taginit. Thank you.
Ayan, class. So, dito, makikita natin, hindi naman tinatamaan ang direktang araw o sikat ng araw yung nasa hilagang latitude hanggang pulong hilaga at timog latitude hanggang pulong timog. So, saan yun? Dito sa taas at saka sa ilalim. Okay, so ang bahaging ito na tinatawag na rin yung polar ay napapaligiran ng makakapal na yelo na hindi natutunaw kasi nga kakaunting sikat lamang yung nakakarating dito. So kung atin titingnan, no? So kung atin titingnan class, ito yung itsura niya. Ayan, so yung rehiyong polar. So dito kasi kakaunti lang class yung ano eh, kakaunti lang kasi dito yung araw. Hindi sila masyadong ano. So ayan yung makikita natin niya. So kung yelo yan dyan, hindi kasi siya tinatamaan ng sikat ng araw, no? So saka dito sa ilalim, ayan. So kung makikita natin, ayan. So pwede nating tingnan kung ano yung mga lugar na yan. So tingnan natin yung mga lugar na yan class, kung ano yun. Ayan. So kung mapapansin natin, itong lugar na to class, hindi siya masyadong direktang tinatama ng sikat ng araw, kung kaya't malamig at may yelo sa kanila. Hindi basta-basta natutunaw yung yelo sa kanila. So, yan yung mga lugar na yan, no? Ayan. So, papasin natin yan. So, ang klima ng ating bansa, no? O ang klima ng bawat bansa ay nakadepende o napabatay sa kinalalagyan nito sa mundo. So, ang Pilipinas, so hanapin natin ulit yung Pilipinas. Okay. Ayan, ito. Ayan, so ito yung ating position niya. Ayan. So, ang Pilipinas, no, ay malapit sa Ecuador. Tanggalin muna natin yung photos niya. Picture. Ayan. So, malapit siya sa Ecuador, no? Na nasa mababang latitude. Kaya, ang tropical na klimang nararanasan natin dito. So, tropical yung ito kasi malapit tayo sa Ecuador. Kaya, tropical yung ating nararanasan na klima. So, pag sinabing tropical, ibig sabihin, direkta tayong nakakatanggap ng sikat ng araw, no? Yung bansa natin, direktang nakakatanggap ng sikat ng araw. Kaya, mainit at maalinsangan yung klima natin. So, katulad ng Thailand, Myanmar, India, di ba? Mainit yan sa mga lugar na yan. Kasi, direkta sila nakaka-receive ng sikat ng araw. So, gayon pa man, nakakaranas din tayo ng malamig na klima ng bansa. Kasi bakit? Kasi, gawa ng nandun tayo sa kanlurang o galing sa dagat kanluran dito sa kabila at saka dito sa karagatang Pasipiko. So dito sa Pasipiko siya na no class galing dito sa lugar na to. Yung hangin, no? So maliban sa mga nabanggit, nakakaranas din ng iba't ibang klima ang ating bansa dahil nga dun sa iba't ibang salik ng temperatura. Katulad ng taas ng lugar, galaw ng hangin, at dami ng ulan. So, yung mga yan ay matututunan natin dun sa susunod nating aralin. Para sa gawain, sumulat ng 5 maaring gawin ng mga naninirahan sa isang bansang tropikal tulad ng Pilipinas. Halimbawa, maligo sa dagat lalo na kapag mainit ang panahon. Magbigay ng 5. Ating tandaan, ang klima ay ang pangkalahatang kalagayan ng panahon sa isang lugar na may kinalaman sa atmosfera, temperatura at iba pang nakakaapekto sa pamumuhay ng mga nilalang dito. Ang klima ng isang bansa ay nababatay sa kinalalagyan nito sa mundo. Tropical ang klimang nararanasan sa Pilipinas dahil ito ay malapit sa Ecuador at nasa mababang latitude.
At panghuli, direktang nakatatanggap ng sikat ng araw ang bansa kaya't mainit at malinsa. Panuto, basahin ang pangungusap. Kung ito ay naglalarawan ng mga katangian ng isang bansang tropikal, isulat ang bilang nito sa loob ng araw. Kung hindi, isulat sa loob ng ulap. Kopyahin ang mga drawing sa sagutang papel at dito isulat ang sagot. Maraming salamat mga bata at inaasahan ko na mag-aaral kayo ng mabuti. Paalam!